Magandang araw mga ka-Zeekers! Welcome back dito sa ating channel, Z here. I'm back again with another video. So for today's video mga ka-Zeekers is meron tayong update about Pi Network mga ka-Zeekers. So almost a year na din tayo nagmamine on this application kaya may malupit na update sila mga ka-Zeekers, especially on the upcoming mainnet and KYC process for withdrawals sa mga ka-Zeekers. So anong wallet yung gusto natin gamitin for withdrawals, no? So mahalagang update to mga ka-Zeekers, kaya panoorin nyo ang buong video na to. At bago tayo magsimula mga ka-Zeekers, sobrang ma-appreciate ko po kung ilalike nyo na kaagad ang video na to at mag-subscribe dito sa ating channel para palagi kang updated sa mga bago nating videos. Alright mga ka-Zeekers, so andito tayo sa aking account sa Pi Network application. Sa mga wala pa palang Pi mga ka-Zeekers na application, so download nyo na kasi malapit na yung mainnet launch nila about the Pi token. Sobrang dami na din ang naglalabasan ng mga stores about Pi mga ka-Zeekers, no, na mga tumatanggap ng Pi token as a payment, especially in Vietnam, Hong Kong at dito sa Pilipinas mga ka-Zeekers, no. So may store dito sa Philippines na tumatanggap sila ng Pi as payment sa pagbili ng bigas at iba't ibang parts ng motorcycle mga ka-Zeekers, no. So pwede kayo makabili at gamitin ang Pi as a payment. Sobrang pinaghandaan talaga nila tong project nito mga ka-Zeekers, no. Kaya habang may time pa, do mine your Pi dito sa or download dito sa kanilang Pi application mga ka-Zeekers para mas makaipon pa kayo ng Pi token. So ayun, nag-halving na sila dito sa kanilang pagmamine ng tokens mga ka-Zeekers kasi umabot na sila o nag-reach na sila ng 10 million users. So makita niyo dito may update, so what Pi wallet do you prefer? Kasi malapit na yung opening ng mainnet launch nila by next year hopefully. So sasagutan natin tong survey na to in this video mga ka-Zeekers, no. So as part of the roadmap to mainnet, so the core team is making the Pi wallet. So answer the survey above with your preferences of Pi wallet type. So watch the video as well. The message that explains the different types of wallet. So the custodial and the non-custodial wallet mga ka-Zeekers. So make sure na din na panoorin nyo yung video niyan doon sa Pi application kasi napaka-informative ng video na yan mga ka-Zeekers. So bago ko sinagutan yung survey is pinanood ko talaga yung video, no, about the what Pi wallet do you prefer? So ayun, sa mga hindi pa nakasagot ng survey, huwag kayong matakot sagutan tong survey mga ka-Zeekers kasi walang maling sagot dito. It's just a survey. So ayun, makikita nyo dito yung survey na yan. Click lang natin yan mga ka-Zeekers for us to know what exactly those questions na kailangan natin sagutan, especially for the as part of the roadmap to their mainnet launch next year. So hopefully mga ka-Zeekers. So sa mga wala pang Pi application, you can check my first video which is the link on the description din. At also, pwede nyo ding i-share ang inyong mga referral code dito sa comment section. So ayan, click lang natin itong survey and then maroute tayo dito. Pi Network is isa din sa pinakamagandang project or platform na di mo dapat ma-miss mga ka-Zeekers. Sobrang napakalibre lang mga ka-Zeekers, no? You'll just open the application in just a day. So ayun, ito na yung Pi Wallet Survey sa options. So this is the kumbaga short explanation about the non-custodial and the custodial wallet. So here in the non-custodial is they will be solely responsible, or you will be solely responsible for your own private keys. So this way, you will have full control of your Pi and other crypto assets in your wallet. So, and you will be careful not to forget your keys and to keep them private so that you don't lose any assets that you have. So ayun, recommended din to by their core team mga ka-Zeekers, no. So dito naman sa custodial, your keys will be maintained by a third party so that you do not risk for forgetting your private keys. So potentially more convenient but less secure siya mga ka-Zeekers. So based on my understanding dito sa non-custodial at custodial wallet mga ka-Zeekers, so sa custodial wallet, basically like Binance, Coinex, so coins.ph, no, so yun yung mga custodial wallet kasi we are trusting our assets on that company mga ka-Zeekers, tulad ng bangko. So that is a custodial wallet mga ka-Zeekers kasi yung bangko yung naghahawak sa atin
yung mga pera natin, mga ka-Zekers. Kumbaga, dinideposit natin dun sa kanila. So, we trusted them on holding our money, mga ka-Zekers. So, yun yung custodial. So, sa non-custodial is dun tayo yung may hawak sa lahat ng dapat hawakan natin, mga ka-Zekers. So, ayun. So, what type of Pi wallet would you prefer? So, dito tayo sa non-custodial. So, I handle my private keys. So, nasa sa inyo pa rin yung mga ka-Zekers. Again, this is just a survey. So, ayun, your experience with cryptocurrencies. So, do you own Bitcoin? Yes. So, I have Bitcoin. I have Ethereum. I have USDT, stablecoin. So, yes. So, nasa sa inyo din. Kung wala kayo, pwede nyo sagutan ng no. So, ayun, do you have an account with a crypto exchange? So, yes din, mga ka-Zekers. So, dito sa baba, yung ano yung bansa ka, mga ka-Zekers. So, syempre, nandito tayo sa Pilipinas. So, hanapin lang natin si Philippines. Ayun, there you go. So, ayun, pag okay na lahat ng sagot nyo, mga ka-Zekers, satisfied na kayo sa sagot nyo, is pwede nyo na siyang i-submit dito sa baba. So, as a pioneer dito sa Pi application, Pi network, mga ka-Zekers, no? So, kailangan nyo siyang sagutan. Kahit hindi nyo sure kung ano yung isasagot nyo, mga ka-Zekers, pero at least we participated on the survey. Again, walang maling sagot doon, mga ka-Zekers. This is just an opinion kaya nagpapasurvey sila. So again, mga ka-Zekers, I highly recommend to watch the video about the what pipe wallet do you prefer, no? So makikita nyo dyan. So, and of course, para din mas lalo nyong maintindihan kung ano yung difference between custodial and non-custodial wallet. So sobrang napaka-informative ng video na yan. So, mas lalo nyo talagang maintindihan kung ano yung difference ng dalawang wallet na yon. So, tapos na tayo sa Pi wallet, mga ka-Zekers. No, ang next naman natin na topic is about the KYC. So, ito yung dapat sagutan nyo. So, ito yung sa KYC process, mga ka-Zekers. Ito talaga yung pinagsisisihan kong sagot, mga ka-Zekers. Kaya huwag kayong gumaya sa akin. Kaya gusto kong i-share sa inyo to kasi gusto kong maitama yung mga mali kong sagot dito. So, ayun, dito sa document. So, please answer the question accurately. Falsely claiming you have a certain documents not only will lead to a KYC failure right now but also reduce your chance of being selected in the future to pass it again. So, ayun, napaka mali talaga yung ginawa ko dito. So, ayun, dito hanapin lang natin si Philippines. So, i-explain ko sa inyo, mga ka-Zekers, kung anong nangyari. So, ayun, dito Philippines. So, dito sa baba, about documents. So, makikita nyo, do you have a passport? So, sa akin kasi expire na yung passport ko. Kaya, ang sinagot ko dito is no. And dito naman sa, do you have a national ID? So, syempre, meron akong national ID. So, ginawa ko, isinagot ko, yes. And then, do you have a driver's license? So, sa akin, expire din yung driver's license ko. So, yung sinagot ko dito is no, which is hindi dapat. Dapat ang sagot lahat dito, mga ka-Zekers, is all yes. Kaya sobrang gusto kong i-share sa inyo to, mga ka-Zekers, kasi ayoko mag-antay ulit kayo on the next process sa KYC. So, this is the chance, mga ka-Zekers, kung nakatanggap kayo ng ganito about KYC, na isa kayo sa pinakamaswerteng tao na nakatanggap ng KYC process. Kaya paalala, mga ka-Zekers, please, sagutan nyo lahat ng yes yan. So, do you have a passport? Kahit wala, sagutan nyo lang yes para makaproceed kayo on the next step. So, as you can see, no? So, yes lang yung sinagot ko sa isa. Pero, makikita nyo dito, sorry, you cannot pass KYC at the moment. So, you do not have the required documents right now to pass the KYC. You may be selected again later. So, you can either wait for future KYC solutions that may require different identity documents or prepare the required documents for next time when you are selected again for KYC. So, ayun, mga ka-Zekers, so mag-aantay ka ulit on the next part kung mapipili ka ba for the next or bibigyan ka ng chance to do the KYC again. Kaya, ayun, sagutan nyo lahat ng yes yung tanong na yun, mga ka-Zekers. Sana nakatulong itong video na to sa inyo, mga ka-Zekers. Alright, and that's all for this video, mga ka-Zekers. Thank you so much for watching. See you on our next vlog. Stay safe. Dagang salamat. Bye for now.